Kamusta mga kabasketball and welcome to Nash Basketball TV. Sa kabila ng kasikatan ni CJ Perez, ano nga ba ang malaking bangungot sa basketball career ng Baby Beast at ang kwento ng buhay nito? Pag-usapan natin yan mga kabasketball, pero bago yan, please like, subscribe and hit the notification bell para laging updated sa mga latest basketball news ng ating channel. Shout out sa mga kabasketball natin, Ned Efraim Bangilan, JC Baluyot, Gian Linga, Mix Mixes, John Andre Lucerna, Ryan Mira, Dens Liquieta, Resti Rapsing, Christian Mercado, at kay Rendo Ubingwar Official sa patuloy at walang sawang panonood sa ating mga videos. Kung gusto nyo na ma-shoutout sa ating susunod na video mga kabasketball, ilagay lamang sa comment section ang inyong mensahe. So balik tayo sa ating topic mga kabasketball. Si Jmar CJ Perez ay pinanganak sa Kowloon, Hong Kong, pero lumaki at nanirahan ng permanente sa Pangasinan. Dito ay napakasimple lang ng buhay ng batang si CJ at ito ay nangarap na maging isang basketbolista upang matulungan at maiahon sa kahirapan ng kanyang pamilya. Lumawas ng Maynila, naghanap ng eskwelahan, ngunit sa inisyal na pag-iikot ay walang nagka-interes agad sa kanya. Hanggang sa nahanap niya ang eskwelahan na magtitiwala sa kanyang galing sa basketball at ito ay ang first step sa kanyang magiging kasikatan. Ang eskwelahan ng kanyang iniidolo na si Calvin Abueva na San Sebastian College Recoletos ang nagbigay ng break kay CJ. Mula 2012 hanggang 2014 ay naglaro si CJ sa Recoletos at nag-average ito ng 18.2 points, 3 rebounds, 2.8 assists and 1.6 steals per game. Sumunod ay nangarap maglaro sa isang malaking eskwelahan na Ateneo de Manila University. Dahil sa 2-year residency, hindi nakalaro itong si CJ ng 2 taon. Sumunod na taon, kung kailan naman handang-handa na si CJ para maglaro, nahadlangan ito dahil failing to make the grades itong si CJ Perez. At ito ang isa sa bangungot sa basketball career ni CJ. 2 taon ang nasayang sa kanya at minsang napaisip siya kung meron pa kayang magtitiwalang school sa kanya. Kaya't minabuti nito na lumipat na lang sa ibang eskwelahan, ang Lyceum of the Philippines University. Dito ay muling nakasama ni CJ si Coach Topex Robinson at agad naman niyang napatunayan na karapat dapat pa siyang maglaro muli sa NCAA. Taong 2017 to 2018, naglaro si CJ Perez at noong 2017 nga ay nakuha niya ang pinakamataas na individual award na Most Valuable Player. Sumunod na taon, lalong nahasa at gumaling ang laro ni CJ at pinangunahan niya ang Lyceum sa makasaysayang 18-game sweep sa elimination. Pagdating sa finals, isang bangungot na naman ang dumaan sa basketball career ni CJ nang hindi siya paglaruin sa game 1 ng finals dahil sa pagkakaroon ng 1-game suspension at ang mas mamigat dito ay ang ma-disqualified from MVP and Mythical Team Awards. Ang dahilan sa parusang iyan, ang kanyang pag-file na application for the 2018 PBA draft nang hindi mag-abiso sa league's management committee. Ang kanyang suspension sa finals ay naging malaki ang impact para makabuelo ang San Beda ni Robert Bolick. 2-0 sweep sa finals ang ginawa ng San Beda kahit pa nakalaro na sa game 2 si CJ. Na-miss ng Lyceum Pirates ang 18.7 points, 8.2 rebounds, 3.9 assists and 3.3 steals ni CJ noong game 1 at dinala naman ng momentum ang San Beda at manalo muli sa game 2. Pagdating sa PBA D-League, naglaro si CJ sa Sarksburger Lyceum at nasungkit ang kampyonato at ang 2018 PBA D-League Aspirants Cup Conference Most Valuable Player, 17.5 points, 6.5 rebounds, 3.9 assists, and 1.9 steals sa championship round. Pagtungtong sa PBA, first overall pick si CJ Perez na napunta sa Colombian Jeep. Sa kanyang first career game, he scored 26 points in a win against San Miguel Beermen. At maraming napataas ang kilay sa napakagandang debut performance si CJ noong All-Filipino Cup. Nagtuloy-tuloy ang ganda ng kanyang performance sa rookie season sa PBA mga kabasketball na siya namang nakaagaw atensyon ni Coach Yeng Giao at imbitahan itong si CJ para sumali sa FIBA Basketball Philippine Pool. Maganda ang pinakita ni CJ sa mga practices at pati na rin sa mga pocket tournament sa Spain at sa ball club ng Australia. Dahil dyan, napasama itong si CJ sa Final 12 lineup ng Gilas Pilipinas na lalaro sa Foshan, China.
hindi naman niya binigo ang tiwala ni Coach Ying at sa dalawang laro ni CJ sa FIBA basketball laban sa Italy at Serbia, nag-a-average ito ng 15.5 points per ball game to lead the team in scoring. Samahan mo pa ng mga fearless drive to the basket laban sa mga higanting Italiano at Serbian. Sa paparating na importanteng laban kontra sa Angola, aabangan natin kung mananalo ang Gilas Pilipinas at kung pangungunahan na naman ba ni CJ Perez ang ating pambansang koponan. Ang batang taga Pangasinan na noon ay nangangarap lang maglaro sa PBA, ngayon ay sikat na hindi lang sa ating bansa pati na rin sa buong mundo. So yun mga kabasketball, abangan natin at subaybayan ang basketball career ng tinuguriang Baby Beast.